Medyo naging kakaiba na yung kanyang pinaka belt drive ay naging chain drive na automatic transmission pero nakakadena. Last vlog natin sa Kimco, sobrang nag-trending yung scooter nila kasi lahat ng specs and features na hinihiling natin ay nilagay nila sa isang scooter. Di pa sila nakontento kaya naman in-upgrade pa nila ngayon at re-reviewin natin ngayong araw ang bagong-bago nila na Kimco KRV Moto 180. Silipin natin yung kanyang specs and features. Tara! Nakita ko na difference is yung kanyang color variation. Nagkaroon tayo ngayon ng psychedelic green, restless red, at saka ng cold white. Kung makikita nyo, may pagkakonting chameleon effect na yung kanyang psychedelic green at saka yung restless red. Yung tipong kapag tumingin ka sa ibang angulo, nag-iiba-iba yung kulay niya. Ang maganda pa dyan, matte finish siya. So, napaka-premium ng datingan. Ang tanging glossy lang ay sa itong kanilang cold white. So, kung gusto mo ng medyo glossy, punta ka dito sa cold white. Pero sa tatlong ito, ano yung favorite color nyo, Nerisels? Comment nyo nga sa ibaba. So, front face Nerisels, ang nagustuhan ko sa Kimco, sobrang compact nung kanyang look. Kung makikita nyo yung windshield niya, halos seamless na naka-built-in na dito sa pinaka-body. So, in the long run, or kahit na medyo matagtag yung biyahe natin, walang mga umaalog-alog na bracket para sa ating windshield. At the same time, napaka-futuristic din yung looks niya. May eyeline din tayo dito. And sobrang nagustuhan ko yung sa body color niya na psychedelic green kasi super chameleon looking. Hindi ka na kailangan magpa-repaint right out from the casa. Meron din tayo ABS para sa kanyang braking system and also TCS or traction control system para mas safe tayo kahit na medyo madulas yung kalsada or mabuhangin. Reflectors din dito, added visibility sa gabi, and meron tayong 2-pot caliper. Meron din konting protection para sa kanyang front suspension which is naka-telescopic fork tayo dito and naka-big disc brake din tayo sa punahan. Maxxis tires naman yung kanyang stock na tires at ang size is 110x17x13. 13 inches wheels and tubeless na po ito. Ang pinaka-highlight talaga nito ni Desese itong Kimco KRV. Miski yung previous version pa noon na hindi yung moto, is yung kanyang pinakalikod na gulong. Kung makikita nyo, sobrang futuristic yung design niya. Naka-center unit swing tayo dito. So, parang nasa gitna yung kanyang single shocks. Umigitan nyo, kaya parang lumulutang yung effect netong dito sa likod na bahagi. And, napaka-meet din ng design niya. Kasi, umigitan nyo, covered na covered siya hanggang dito sa part na to. Napaka-solid din yung kanyang pinaka-turn signals, oh. Nakahiwalay dito. And, of course, may plate light din para sa ating mga plaka. Reflectors, added visibility sa gabi. At, ang pinaka-malupit dyan, it says, siguro naman nakikita nyo na. Automatic transmission, pero nakakadena. Ngayon pala ako nakakita na automatic na nakakadena ng Nerisels. Ito yung first time na ma-review ko ang isang motorsiklo na may automatic transmission pero di kadena. Of course, may CVT pa rin ito. Pinagkaiba lang, imbis na belt, naging kadena. Ang size naman ng gulong sa likod ay 130x70x13. Tubeless na rin po yan at naka-single hydraulic disc po tayo dito with ABS. Previously, nakita nyo naman isa dito sa mga bentahe niya. Sobrang rugged ng look niya pagdating dito sa naked handlebar pero yung mga paint job niya is super quality. Isa rin sa medyo unique sa motor na to kasi may indicator sa dito tas fully digital pa rin yung meter panel niya dito. So, magkahiwala yung indicators dito at saka yung panel gauge doon. At isa pa sa bentahe niya ni Resense, isa rin ito sa mga nagpauso na naandito yung kanyang fuel tank. Ang kanyang fuel tank capacity is 7.2 liters. Habang naglalaro naman sa around 45 kilometers per liter, more or less, it still may vary depende sa driver yung kanyang average fuel consumption. Keyless na rin po ang motor na to. Meron tayo ditong hooks para sa ating mga pinamili. May gulay board and meron din pong malaking pocket. Sa kaliwang boto sa Resense, meron tayong passing light and of course, para i-activate yung ating keyless start, high beam, low beam, and meron din po tayong controls kung gusto natin i-off or i-on yung ating TCS, turn signals, at saka busina. Sa kanang bahagi naman ni Edises, meron lang tayo ditong hazard switch, electric start, at saka kung makikita nyo, napakaganda rin ang kanyang handle grip, napaka-premium ng quality. Meron pa tayo ditong balancer sa dulo na stainless. Sa brake levers naman, wala tayong paint job, it's a bare type na brake levers. Sa side mirror, isa rin ito sa maganda sa kanya, makikita nyo, may mga lusutang panahangin dito. Very sturdy yung feels ng kanyang side mirror. And for the shape, it is really visible para sa ating mga nasa likuran, left and right. May shape din pala siya sa likod, Nerisels. And matte yung finish niya. On the side profile, Nerisels, isa sa mga napansin ko is meron siyang added decals dito. Nakalagay KRV and then Moto. So yung Moto niya dito is kulay orange. Pare-pares lang siya ng kulay across all the variants. Medyo kulay white na yung outlines dun sa iba.
isa sa mga astig din dito is yung kanyang pillion right step. Pipindutin mo to. Ayun na, di ba? So, babalik mo lang siyang ganyan, naka-stay na siya into place. Very compact din yung itsura ng kanyang side profile lenses. Dito sa bahagi ito, sobrang simple lang, pero ang pinakamaganda sa kanya, napakalawak ng kanyang leg room, kaya pwede kang mag-cruising style hanggang dito yung pamot. Kung may mga pinamili ka, meron din siyang mga hook dito at kasyang-kasya. Good for baggages. Ang ganda rin ang tambutin na niya din siya. So, meron tayo ditong piano black plastic na end cap. Napaka-chunky na kanyang pinaka-tambucho and very stylish din yung pinaka-heat guard. Pati na rin yung ating cover for our, I think this one is the radiator if I'm not mistaken. Then may nakasulat lang na PTM Tech. May konting gigas din pala dito and konti lang yung mga shapes and lines niya. Muti ko na pala makalimutan, meron din siyang charging port dito sa kanyang side pocket. Dalawa po yung kanyang charging port. Isang ultra fast charging at saka isang regular charging. Usually kasi sa mga motor, isa lang ang charger eh. Dito sa isang to, dalawa. The seat height medyo mataas para sa pangkaraniwang Pinoy, 795mm. Pero yung seating position is naka-upright. Kaya kung mapapansin ninyo, super relax lang nung aking driving position dito. Kahit mahabang biyahe, hindi nakakangalay. Nagkabigatan nga lang ang weight nito dahil ito ay may bigat na 147kg. Napakalapad din po ng kanyang upuan. Nakakatuwa dito kasi angat na angat yung pagkaka-curve ng upuan dito sa part na to. So hindi masyado bubuka ka kahit na mataas yung kanyang seat height. Yung upuan naman niya pagkakahulma is medyo manipis. Pero dito lang yan sa part na to, hindi siya ganun kalapad. Mapapansin niyo yung upholstery, it's still in good amount of upholstery. And meron din tayo ditong dual stitches, two-toned. Meron tayo ditong gray and light gray dito naman sa part na to with some stitches din. May umbok din dito, that's very good para sa separation ng pillion right and sa driver. And then may KRV din ditong nakasulat. Yun. Masin nyo, napaka-spacious din ng kanyang seat storage and umaangat pa talaga yung kanyang seat to, automatic. May helmet hooks din tayo dito. Pero para dito sa kanyang seat storage, may ilaw. Ito, meron siyang ilaw. So, kasya na yung mga essentials natin like jacket, raincoat, papeles ng motor, etc. Pag kinulang ka pa, syempre, pakabit ka na lang ng alay sa back. Body color din pala yung kanyang grab bar para sa angkas. And super kakaiba rin yung kanyang pinaka-taillight. Very stylish and aesthetic for me. Bagong Kinco KRV Moto 180 ay nagkakahalaga ng 199,900 pesos. Para sa inyo, netizens, sulit ba ang bagong motor na to? Kung pagbabasihan natin yung specs and features, siksik, liglig at umaapaw, di hamak itong bagong Kinco KRV Moto 180. Miski dati pa. Lalo pa ngayon na medyo naging kakaiba na yung kanyang pinaka-belt drive ay naging chain drive na, sigurado magiging kakaiba yung handog netong market sa masa. Sobrang kakaiba nito sa kalsada, wala ka masyado kaparehas. Based sa aking pagmamaneho ay napakaganda naman na kanyang maneuverability and balance. Kaya netizens, ano masasabi nyo sa motor na to? Comment down below. Ano pang mga ibang motor ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung gusto nyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, and this is Ted Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye. We'll be right back.